morning. Today, tayo ay mag change oil. DIY. Yan, sinet up ko na yung kotse. Actually, hindi ko lang na video, pero tinanggal ko na yung nut. Ayan. Tapos, na-drain ko na. Pero na rin. Medyo nagkalat pa ako. There. Tapos, bumili na ako ng aking oil. Para sa Ford Focus ay 5W30. Pero sabi nila is, recommended is 5W20 yung latest recommendation. Pero, pwede pa rin naman gamitin yan. Ayun. Ang reason why nag-DIY ako is, ako ay na-inspire ni paring Joshua. Cheaper. By how many dollars? Siguro basta hundreds. Basta hindi ko sure kung magkano yung cost ng labor ng change oil and material. Siguro mga nasa 300 plus. Hindi ko sure kung... Please comment kung tama. Tapos kung DIY, itong oil, tapos yung strip wrench, nabili ko lang. Pati filter, nabili ko lang siya ng 60 plus dollars. Kasi may credits ako or meron akong discount sa super cheap. Ayun, so yung pan, yung oil pan, parang ano lang naman to eh. Makeshift kasi parang hiningi ko lang siya dito sa aking kaibigan dito. Ayun. Parang maliit na balde lang siya. And tapos, ano pa ba? Yung tools, siniram ko lang din naman dito. Yung jack, yung support na dalawa, yung, ayun, yung higaan na may gulong. Ano pa ba? Wrenches, yun ang 13mm. 13 nga ba ito? 13. Oh, size 13. Di kita. Ayan. 13. Tapos, ano pa ba? Ayan. Yan lang naman. So, first ay, binuksan ko lang itong cup. Ito. Ayan, cup. Tapos, dinrain ko na yung oil. After noon, mamayang konti, siguro mga after ilang minutes, tanggalin ko na yung oil filter. Tapos, palitan ko. At tanggalin ko yung lumang filter, palitan ko ng bago. Yung bago ko nga palang filter ay... Hanapin natin. Ito. For Ford Focus 2002 is yung Z632 na Ryko. Buta kong magkano to eh. Pero yun, nasa... Pero yun, nasa 60 plus lang. Total ng ginastos ko sa oil, sa filter, sa wrench. What else? So, later. Filter. Wow! Ayun. So, here it is. Yung lumang filter. Palitan natin. Ay, kailangan ko pala ng ano. Ay,
May cutter dyan. DIY funnel. DIY oil panel. So, para pa nagsalin tayo ng oil. Yan. Hindi siya tatapon. Mag-install na tayo ng oil filter. Lubricate natin. Yan. Lubricate. Bago natin ikabit. Alright. Let's go! Ito yun. Strip wrench, something. Effective siya. Ayan, nakabit ko na yung filter. Let's salin langis. Right? Time to salin. Kira tayo na malulito. Ayan natin. Will do initial checking ng oil. Sobrang linis. Takbuhin muna natin. Let's go! Thank you.
Ayan na sila. Dumating na ang makukulit. Tapos na siya mag-change oil. Tapos na? Kulit! Ayan na, Dad! Ay, kung ano magamit. Tapos na siya. Tapos na? Oo, ay, nagamit na niya lahat. Ay, wow! Malaking tulong talaga yung mga ganyan, ganito. Matulak-tulak, di ba? Oo, tulak-tulak. Ayun, nabilis yung kanya kasi ang dami niyang gamit. Oh. Yun lang. Hi! Ayun, tinatry niya. Pasok dito si Tito. Ano, Dad? $300 pa lang ano? Change oil na, no? $300. Kasama material. $300 na lang kayo. Kahit 200 sa kanila, no, na cash on hand. Grabe naman talaga ang skills dito, no? Eh, si Josh. Sabi niya, kasi 700 ang singil sa kanya, sinabi niya. Oh. Eh, kahit kay Josh, i-50 per hour. Oo. Yeah, tapos na. Mag-change oil. At nag-freshen up na. Merienda naman. Merienda. Ayun. So, pakita ko sa inyo yung change oil natin. So, ito siya. Pakita na natin siya. Langis, medyo pinanas po na asan natin. Ayan. So, start natin siya, yung engine. Yes! So, tapos na. Kanina tinay kong ipatakbuhin. So, medyo maganda yung tunog ng engine. Hindi ako techy pagdating sa sasakyan, pero medyo nag-improve, no, yung lagay ng engine. So, nag-check ako kanina sa kay Google. Around $300 to $360 sa NSW. Sa NSW yung cost ng change oil. Change oil yata, service na mismo yun. Including materials, tapos labor. So dito, nagastos ko is around $60 to $70 lang dollars. So syempre ako na yung labor nun. Yung tools, siniram ko na lang dito sa kaibigan ko namin. Tapos yung materials lang bale is yung oil, strip wrench, kasi wala pa ako strip wrench pantanggal ng oil filter. Tapos yung filter mismo, oil filter. Ayun. Sige po nung mga nasa 10 to 15 minutes ko siya nagawa. And okay naman. Okay naman siya. So, next time ako ulit gagawa niyan. So, yung ibang... After siguro nito, i-repaint ko na siya. Hindi ko sure kung i-dispose namin or ipapagamit ko kay Mrs. Then, bibili tayo ng isa pang unit. Kasi dito sa Australia, mas maganda na kayong mag-asawa. Kung mag-asawa kayo, kailangan pares kayo marunong mag-drive para... May mga cases kasi na kailangan niyo talaga maghiwalay ng lakad, lalo kung kasama niyo yung anak niyo dito, no? So advantage kung parehas kayo nagda-drive. So yun, thank you for watching and see you on my next video.